Magandang umaga po mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. Mga kapatid, ngayon po ay April 12, isa na naman pong araw na ibinigay sa atin ng Diyos, kaya tayo po ay magpasalamat sa Panginoon. Lord, thank you so much sa inyong kabutihan at katapatan sa aming mga buhay. Truly that we are well protected dahil kami po ay iyong sinamahan. Salamat O Diyos din sa inyong protection dahil hindi po ninyo kami pinagkukulang. Ang biyaya nyo po ay sapat sa bawat araw. Salamat din sa aming mga kapatid, kaibigan, kapanampalataya na aming po makakasama ngayon. Dalangin po namin na i-bless nyo po ang aming buhay kasama ng kanya-kanya naming sambahayan, because we do believe that your word will not come back void. It will always accomplish where you will send it, O God. That's why we ask that send your word to each and every one of us para ma-meet ang aming mga pangangailangan, at naniniwala kami, O Diyos, that your word will edify us, your word will encourage us, and your word will empower us, O God. Salamat din sa isang magandang araw na ipinagkalob po ninyo sa amin dahil naniniwala kaming lubos bilang inyong mga anak, at ikaw ang aming mabuting ama. Mayroon naman po kayo panibagong laang biyaya at panibagong laang pagpapala sa bawat isa sa amin sa umagang ito. That's why, Lord, we expect that we will receive all those blessings that you have stored and prepared for us today. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. And this all we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. Good morning, brethren in Christ. Once again, welcome sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayon ay ating pong mababasa sa Hebrews chapter 3 verse 1. Ito ang wika sa Tagalog, ang Biblia. Kaya nga, mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ang apostol at dakilang saserdote na ating kinikilala si Jesus. And in Amplified Version, Hebrews 3:1, so then, brethren, consecrated and set apart for God, who share in the heavenly calling, thoughtfully and attentively consider Jesus, the apostle and high priest, whom we confessed as ours when we embraced the Christian faith. Mapagpala po ang salita ng Diyos. Mga kapatid, na ating pagbubulay-bulayan ngayon, ang sumulat po ng Hebrew is unknown. Subalit marami po ang probability na ang sumulat po nito ay si Apostle Paul, or sabihin natin si Barnabas, or si Silas. Marami po mga kapatid yung probability na isa sa mga apostol ang sumulat po nito, mga kapatid. Dito atin pong makikita na sinasabi po ng author ng Hebrew na kaya pag sinabing kaya, this is a conclusion na tayo na mga banal bilang magkakapatid sa ating Panginoon. Magandang pagkasabi sa Amplified, mga kapatid, we who embrace the Christian faith ay tayo mga kapatid ay may kabahagi sa pagtawag ng kalangitan. At dito minanggit po na kailangan po natin mga kapatid isipin at thoughtfully and attentively consider Jesus, dahil si Jesus is our apostle and high priest, brethren in Christ. Kaya ito pong apostleship at pagiging at saka priesthood, brethren in Christ, these are part of calling. At dito sabi nga po, dahil si Jesus until now in heaven, siya po ay apostle and high priest, tayo rin po ay kabahagi sa calling, mga kapatid, pagdating po sa kalangitan, dahil we will still
sabihin natin mga kapatid, called into ministry. That's why our today's message, Grace and Promises of Security in Christ, which entitled Shared with Heavenly Calling in Christ Jesus. I would repeat, Shared with Heavenly Calling in Christ Jesus. Tayo muli ay kabahagi sa makalangit na pagtawag sa ating Panginoong Hesu Kristo, mga kapatid. Tandaan po natin na ikaw, ako, tayong lahat, mga kapatid, tayo ho ay sinet apart, tayo ay tinawag, tayo ay kinonsecrate, brethren in Christ, into heavenly calling, because tayo nga po, mga kapatid, ay kabahagi sa ating Panginoong Hesukristo. Kung ating pong marirecall, hindi lamang tayo, mga kapatid, shared with heavenly calling, we are also co-heirs of our Lord Jesus Christ. Kaya tulad ng sinasabi po natin, anuman ang mayroon ang Panginoon, ay mayroon tayo, mga kapatid. And our to this grace and promises of security in Christ, in which we need to agree, believe, claim, and declare, as what I repeatedly say, it is not sufficient for the word na basahin lamang po natin ito at pakinggan lamang natin ito, kundi we have to agree it personally, we have to believe it personally, we have to claim it personally, we have to declare it personally, so that there will be a manifestation sa buhay po natin, mga kapatid. At this point of time, because we shared with heavenly calling, brethren, how we are called into this heavenly calling, brethren in Christ, and we are now going to tackle the four C's as shared with heavenly calling, brethren in Christ. Our first point, we are consecrated as Christ Jesus. Kung si Jesus ay kinonsecrate, brethren in Christ, tayo rin po ay consecrated tulad ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo po ay itinalaga sa particular na panawagan, mga kapatid. Kung ating pong marirecall yung ating pong fivefold ministry gifts, yung tinatawag pong apostle, tapos prophet, pagkatapos po evangelist, tapos pastor, tapos teachers, brethren in Christ, ito po ay mga katalagahan na pagtawag ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya tayo po ay consecrated tulad ng ating Panginoon, mga kapatid. And second point, we are called or anointed as Christ Jesus. Kung si Jesus ay tinawag upang maging tagapagligtas, mga kapatid, at manunubos ng sangkatauhan, tayo rin po ay tinawag at pinahiran tulad ng ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid, para maging, sabihin natin na herald or messenger, brethren in Christ. Dahil dapat po natin ito maunawaan that we have been anointed for a particular calling, brethren in Christ. And third point, we are chosen or set apart as Christ Jesus. Kung papano po sinet apart ng ating Panginoon ang tribe po ng ni Levi, mga kapatid, among 12 tribes, sinet apart ang tribo ni Levi sa isang particular na gawain, sa isang particular na ministry, sa isang particular na gagampanan, sa isang particular na responsibilidad. Tayo rin po, mga kapatid, ay hinirang, mga kapatid, at sinet apart bilang mga Kristiyano, bilang born again, bilang mga mananampalataya, at bilang mga anak ng Diyos, in a particular responsibility, in a particular task, brethren in Christ. At dapat po alam po natin ang pagkahirang at pagkapili sa atin ng ating
Panginoon, mga kapatid. And lastly, we are commissioned as Christ Jesus. Tayo rin po ay commissioned ng ating ng Panginoon tulad ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, mga kapatid, para po maunawaan natin tayong mga born again, tayong mga Kristiyano, tayong mga mananampalataya, tayong mga anak ng Diyos, we are commissioned, mga kapatid. Of course, to do the Great Commission. Kasi nakakalungkot po sa ating panahon ngayon na marami po ang mga Kristiyano na hindi po nagagampanan ang Great Commission, mga kapatid. Ano po ba ang Great Commission? Ang Great Commission is to go and make disciples, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teach them all to observe all what I have commanded you. And lo, I am always with you, even to the end of this world. Kaya ito pong Great Commission, mga kapatid, hindi lamang po tayo tinawag ng Panginoon, hindi lamang tayo sinit apart ng Panginoon, hindi lang tayo hinirang at pinili ng ating Panginoon para lang magsimba, para manalangin, para mag-meditate, para po magkaroon lang ng quiet time. Yes, that is part of being a Christian. Pero mga kapatid, yung paghahayo, yung pangangaluluwa, yung pagdidisipulo, at saka yung tinatawag natin pangangalaga, at saka yung pagbabahagi po ng Word of God, this is a very neglected part of our calling, na ito po ang pinakamahalaga na dapat po nating gampanan. Dahil sabi ko nga, mga kapatid, worshiping the Lord, we can do it in heaven. Praying to God, we can do it in heaven. There is only one thing that we cannot do in heaven, and that is solo, winning brethren in Christ, or that is evangelizing people, mga kapatid. Wala na pong evangelism sa langit. Wala na pong soul winning sa langit, mga kapatid. Kaya kung itong mga bagay na ito ay hindi ho natin na magagawa sa langit habang nandito tayo sa lupa, habang tayo, mga kapatid, nabubuhay sa mundo, ito po ay dapat nating gampanan at dapat po natin igawad, mga kapatid, at isagawa, dahil ito po ay isa sa dahilan kung bakit tayo kinonsecrate, bakit tayo tinawag, bakit tayo pinili ng Panginoon to go and make disciples. And ano po ang silbi that we are anointed, we are, sabihin natin, mga kapatid, filled with the Holy Spirit, na we do not witness. Kasi ang sabi po ng Acts 1:8, pagdating ng banal na Espiritu ay inyong matatanggap ang kapangyarihan at kayo'y aking magiging saksi, first in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the uttermost part of the earth. Kaya hindi ho pwede na tayo po ay puspos ng banal na Espiritu, and yet we do not witness, we do not go, and we do not make disciples, and we do not win souls, brethren in Christ. Naniniwala ho akong lubos na tayong mga anak ng Diyos, tayong mga born again, tayong Kristiyano, tayong mga mananampalataya na puspos ng banal na Espiritu, kinonsecrate, tinawag, pinahiran, hinirang, pinili, mga kapatid, we will do the Great Commission. At ito po, mga kapatid, ay isa sa pinakamalaking atas na ibinigay po sa atin ng Panginoon. Kaya sanayin ng ating mga sarili na wherever we go, whatever we do, brethren in Christ, share the Word of God, share the Word of God, because this is our Great Commission, mga kapatid. This is our task, to go and make disciples and to witness them and to teach them, brethren in Christ. Kaya ang ating pong today's message, brethren,
grace and promises of security in Christ, which entitled shared with heavenly calling in Christ Jesus, and our to this grace and promises of security in Christ, in which we need to agree, believe, claim and declare, we tackle the forces as shared with heavenly calling. First point, we are consecrated as Christ Jesus. Second point, we are called or anointed as Christ Jesus. And third point, we are chosen or set apart as Christ Jesus. And fourth point, we are commissioned as Christ Jesus, brethren in Christ. And these are the four C's: consecrated, called, chosen, and commission, brethren in Christ. Kaya tandaan po natin, as we do these things, brethren, we are sharing with heavenly calling, brethren in Christ. Let us pray, dahil marami po tayong pwedeng ipagpasalamat sa Diyos na sa bilyon-bilyong tao sa buong mundo, ikaw, ako, tayong lahat ay tinawag ng Diyos, pinili ng Diyos, hinirang ng Diyos, itinalaga ng Diyos upang gawin ang kanyang atas sa ating mga buhay. Let us pray, brethren. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat dahil tunay nga po na we are the chosen one. Kami po ay iyong hinirang, kami po ay iyong pinili, kami po ay iyong itinalaga, Panginoon, sa isang particular na ministeryo, Panginoon. In doing so, Lord, we are sharing with heavenly calling. Kung paano po kayo, Panginoon, bilang apostol, bilang high priest, Panginoon, sa kalangitan, gayon din po kami, Panginoon, we are consecrated, we are called, we are chosen, and we are commissioned to do the ministry here on earth, O God. Salamat sa iyong kabutihan, katapatan, dalangin namin, Panginoon, na ang lahat ng mga anak mo, lahat ng Kristiyano, lahat ng born again, lahat ng mga mananampalataya will have the heart, God, to win soul and to make disciple Jesus. Dahil hindi lamang kami nabubuhay para po magtrabaho, hindi lang kami nabubuhay para magsimba, nabubuhay po kami para magdala ng mga kaluluwa sa inyong paanan. Salamat, Jesus. Salamat, Lord, for making us compassionate, Lord, sa mga tao na nangangailangan sa iyo, sa mga tao na nangangailangan ng kaligtasan, Panginoon. Patuloy po ninyo pagpalain ang bawat isa spiritually, intellectually, emotionally, physically, materially, financially, in all aspects of our lives. At salamat sa aming mga kapatid na may mga negosyo, Lord, they can recover. At sa aming pong mga kapatid na may mga trabaho, makakapagtrabaho sila muli ng mas maayos. At sa aming mga kapatid na nag-aaral, makakapagpatuloy sila sa pag-aaral. At sa aming mga kapatid na nasa kanya-kanyang bahay, Lord, we thank you dahil tutuldukan mo na ang sitwasyon at ang kinakaharap ng aming bansa, Panginoon. You will end up this situation, O God. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. At amin din pinagpapasalamat ang araw na ito dahil aming muling tatanggapin ang iyong laang mayamang biyaya at inyong laang mayamang pagpapala sa bawat isa. At salamat, God, because throughout the day, kami na naman po ay magiging successful, prosperous, victorious, triumphant. At kami po ay magiging favored at magiging blessed. The only reason why you always bless us, because you wanted us to be a blessing to everyone. First, to our family. Second, to our church. Third, to our community. And fourth, to everyone na amin pong nakakasalamuha. Salamat, Jesus, for making us channel of blessing, vessel of blessings to everyone. Patuloy po namin itinataas ang aming mahal na bansa, Panginoon, at patuloy po namin dinideklara that this country, God, will become a COVID-19 free country in the name of Jesus and in the blood of Jesus. Nagkakaisa kami, Panginoon, bilang iyong mga anak, bilang mananampalataya, bilang born again at Kristiyano, sama-sama kaming dumudulog, sama-sama kaming nananalangin, at amin pong sinasang-ayunan at inaagrihan
na wala ng karapatan ang COVID-19, wala ng kapangyarihan ang COVID-19, hindi na siya makaka-infect at hindi na siya makakahawa sa pangalan ni Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. At pagpalain niyo po patuloy ang bawat isa. This we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen.